Hello, hello, and this is again Usapang Business. Kasama ko na naman si Kernan Motumuol. Ako po si Butch Bartolome. At hindi tayo mag-aksaya ng oras dahil ang papakilala natin ay isang busy-busy entrepreneur, social entrepreneur, who will give us a lot of tips. Kumusta, Kernan? Diyan sa Cebu. All good. Hello, everybody. The world. Hello from the Philippines. We're so lucky today having Ma'am Janet. I saw her profile. Grabe, blockbuster to. Blockbuster so... nga eh, no? So, babasahin ko na lang muna itong ano, itong kanyang... Sige. Siya po ang may-ari ng digitalfilipino.com. Janet Cheng Toral. Ito si Janet eh, matagal ko nang hinahangaan to at sinusundan. And really... she started this Digital Filipino in September 17. Bakit po ba? Kasi ang dami niya ho talagang achievements, no? Ito yung nakakagalak sa isang Filipino na really, really proud yung in the world of lalong-lalo na ngayon, digital age, di ba? Kung babasahin niyo po yung kanyang digitalfilipino.com, ay hindi ho tayo matatapos dahil ang dami niya na hong siya po ay kauna-unahang Pilipina, published by McGraw-Hill. Alam mo, McGraw-Hill, Education Asia. Matagal na yung, ano na yan, ha? Yung publication na yan. Ha? And the Digital Filipino E-Commerce Workshop. No? She also published Philippine Internet Documentary. Nako, para bang makikita natin dito, ano ba history nitong internet na everybody was forced to learn. So, again, yan po ang kanyang mga achievements. Naku, nakakatuwa. Nalulula naman yan, Sir Butch. Nalulula ako, Kernan. Para bang hindi ko kayang ma-memorize at bawal i-memorize dahil everyday she is really in demand. And ako ay natutuwa dahil pinagbigyan niya tayo at kahit sa ilang sandali lang ay makakabahagi siya. No, worldwide. Ang dami nyo, you have to go and visit digitalfilipino.com and really get a glimpse and find out whether she can help you, lalong-lalo na sa ating mga negosyante. No? So, ano bang gagawin na natin dito? Tawagin na natin si Miss Janet. Hi, Ma'am Janet. How are you? Janet, kamusta po? Yes, magandang araw, gabi sa mga nanonood sa atin. Ako, maraming salamat Sir Armando at Sir Kernan sa pagkakataon na makasama kayo at sa topic na to na usapang business. Ayan. Yeah. Ma'am, marami yung kaming ano, ang isang nakikita naming ano ay marami natuto sa social media. Pero minsan ho, yung iba natuto ho by hard knocks. You know, yung mga negosyante, hindi nila alam kung paano gagawin, lalo na yung mga edad namin, nahirapan, talagang matuto ng social media. Ano ba talaga ang social media, ma'am, pag na-define nyo talaga? Kasi pag sinabi naman natin yung, kasi di ba yung original term yan, social network? When things were starting. Yeah. In fact, noong mga early years, meron pa nga kami social networking conference. So yung social network, parang yun yung activity na ginagawa natin to mingle with one another na hindi naman necessarily online, no? Kasi lahat naman tayo, even by default, we have a social network. And then, of course, with the rise of Friendster, Multiply, I assume, Armando, nakapag-Friendster ka pa. Baka si Kernan, hindi na naabutan si Friendster. Naabutan ko? Kailan hindi ako mahilig dun sa Friendster? Eh. So, with the rise of platforms, tapos nauso, kasi di ba yung mga unang platforms noon, very limited pa. Like, halimbawa, yung mga early social media noon, parang text lang. Tapos nalagyan ng pictures. Pag gusto mo ng video, dito ka pupunta. Hiwalay-hiwalay sila noon. Kaya nung nag-transform na siya, naging social media na talaga ang acceptable term sa kanya, I guess it's all of us interacting in multimedia form. No? So pwede tayo mag-interact through plain text, through our photos, through videos,
even games, no? Lalo na kung naglalaro ka ng games at nakikipaglaro ka ng games sa iba, kagaya ng chess, di ba? Maraming mga naglalaban online. Ngayon, di ba, uso na yung, dahil sa TikTok, na uso rin yung tinatawag nilang Stitch. So, halimbawa, nag-upload ka ng video, pwede kong makipag-stitch. So, ibig sabihin, sasabayan ko yung video mo. Either makijuwet ako or kung nagsasayaw ka sa video mo, makikisayaw ako sa video mo. At create a new content. So, I guess pag sinabi nating social media ngayon, it allows us, parang binibigyan tayo ng opportunity na magpakilala, magbahagi, makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang forms of media, whether video, photos, live broadcast, games, at polls, o kung ano-ano mang mga paraan. So yung etong pandemya ay talagang napilitan ba o talagang we are on the way to becoming literate, no, sa ating pagiging sa social media? Ma'am, paano yun? Talaga bang yung degree of literacy ba ng mga tao ngayon ay talagang nandun na or dahil sa pandemya lalong napilitan? I think una pa lang nandun na kasi naalala nyo, yung unang labas ng Friendster kapos lumabas si Multiply.com. Si Multiply.com was designed to be a social network na mag-upload ka ng pictures mo, share mo sa mga tao, o magbablog ka. Then all of a sudden, yung mga babae doon nagsimula na magbenta online. Kaya nga yung Multiply ang kauna-unahang platform bago si Facebook na yung mga tao nagbebenta online. Oh. And then pumasok si Facebook. Tapos si Multiply nagbago ng business model, tapos na-acquire siya. So, nawala siya sa space. Kaya lahat ng mga tao, tinuloy na nila yung kanilang socializing at economic activity nila sa Facebook. So, ang pang-difference na ang pagdating nitong pandemya, kung dati nagpo-post ka na for awareness, tapos lahat ng sales conversion mo nangyayari offline, no? Majority siguro, kasi kung may tindahan ka, talagang pumupunta pa rin sila sa tindahan mo. Ngayon, all of a sudden, nagbebenta ka na online, no? Na talagang doon ka na kumukuha ng benta. Kung dati, halos 10%, 20% lang ng sales mo ang galing offline, nagko-convert siya offline. Ngayon, baliktad na, no? Halos 100% nagko-convert na online. Siguro sa payment na lang nagkakatalo kung paano binibigay ang payment. Dati, nung last year, dati pa may mga, di ba, pa may mga seminars before, di ba, naalala mo, yung mga tao dinadala pa ang payment during the seminar, eh. Doon lang nila dinadala, eh. Ngayon, wala silang choice, no? Talagang either magbayad sila through bank deposit, o kaya, napapansin ko nga, majority ang default nila, GCash. Yes, no? Yes. Kapag nagbabayad na sila. Samantalang before, eh, halos wala ka mapaggamitan ng GCash, eh. Kasi parang naisip, wala ka mag-GCash, eh, pwede ko naman ibigay. Parang ganun pa tayo before. Correct. Parang wala ka ng choice kasi kahit na hindi ka gumagamit, yung tao gusto kong bayaran sa ganun paraan, tatanggapin mo, di ba? So, para bang namimiss mo na rin hawakan yung pera, yan, di ba? Para pag nakahawak ka ng pera. Pa rin, no? Pero halos wala kang mababayaran in paper form unless talaga may isi-COD at magbibigay ka in paper form. Halos lahat ngayon. Electronic na talaga, no? Grabe, no? So, but again, ang importante sa isang entrepreneur, for example, yung mga startup, paano sila makakabante sa dito pagiging social media? Kasi ang dami nagtuturo. But again, sabi ko nga, Kernan, mabuti nga naimbita natin si Ma'am. Alam mo, si Janet ay isang authority. In other words, marami nagtuturo. Wala. Pero pag hindi si Johnny Chan, hindi ako naniniwala. Yan. Nag-iipon na nga ako, eh. May listahan na nga ako dito, Sir Butch, eh. Paano ba kayo na talaga natuto sa social network niyan, Janet? Talagang you really built this through the years, ha? I think halos karamihan naman tayong mga naunang gumamit, puro self-study, no? Para bang experiment. Nung paglabas ni Facebook ng Facebook page, gawa ka agad ng Facebook page. Nung pwede na mag-video, upload ka agad ng video. Parang basta may bagong feature. Gaya ngayon, may Facebook stars na. Ala, sige, subukan ko yung Facebook stars. Ngayon nga,
Nagla-live stream na ako ulit kasi sinusubukan ko kung may magbibigay ng Facebook stars kapag may nagla-live, pag nagla-live stream ako ng webinar. Tapos lalagyan ko lang ng ending na maglalaro lang ako ng Sudoku. Pero may nagbibigay na, would you believe? Noong una, para sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Sabi ko, siguro sabi nga nila, consistency pays off. Eh. So, I think sa mga entrepreneurs natin, ang kailangan talaga sa social media, it's a long game. Kasi di ba, minsan kasi ang thinking nila, oh, magpo-post ako ng 2 linggo, 1 buwan, magko-convert kagad yan. Pero yung tinuturo kasi natin sa social media, may stages tayo eh. May awareness, consideration, decision. Yan yung palagi mong maririnig. Pag nag-Facebook ads ka, makikita mo yung table na yan. Tatanungin ka kung ano yung ads mo para masabi kung awareness, consideration, decision ka. Pagbago kang business, talagang you will spend a lot of your time educating the customer kasi gusto mo maging trusted resource ka for the topic. Maging trusted entity ka. Hindi lang basta supplier. Kailangan ma-establish mo muna yung sarili mo as a trusted advisor. Huwag na natin gamitin yung word na expert. Mm-hmm. Kahit na maging trusted advisor ka lang. No? Halimbawa, kung nagbebenta ka ng computer parts, no? So, ako nga, may family namin, nag-upgrade sila ng computer, no, yung desktop. Tapos nagtataka ako, saan yung papa-upgrade yung desktop? Hindi man lang pina-upgrade sa computer shop, meron lang silang kinokontakt na person. Tapos nagulat ako sa yung babayad mo eh, halos ang laki-laki ng amount para ma-level up mo. Sabi ko talaga, ipapadala mo lang doon yung pera. Pero I guess yun na nga eh, basta na-establish mo yung trust eh, na pakita mo na talagang alam mo yung ginagawa mo, at saka may ano ka to the point na people are vouching for you, na reliable ka, trustworthy ka, then yun na, magkakaroon na ng tinatawag na word of mouth na effect. Kaya you have to really spend a lot of time educating. Second, you have to establish your credibility. So kaya nga tayo, di ba, pag may mga webinar tayo o ganito, ina-announce natin kasi yun yung credibility eh. Yung credibility, right, building part. Kaya manood sila, kaya hindi. That's not the point. Ang importante ron. Yan. Yeah, no. Nagpapakilala ka ng maayos na, si ano, di ba, nag-weekly show yun? Si ano, di ba, nagre-review minsan ng product yun? Para bang kay customers mo sila o hindi. Ma-recall nila what you do. And then, of course, yung last part, yun, yung pwede ka na magbenta kung ano man yung product or service na gusto mo maningil ng money, no? So, yes. So talaga pala bang Kernan, pala hindi pala instant gratification? Kasi ang dami kasi nagsasabi, post ako ng post, wala naman nagla-like. Sabi ko, teka, bakit, ano ba talaga purpose mo? Gusto kong lumaki yung aking negosyo. Ilang beses ka na ba nagpo-post? Once a month. Yung bang gano'n, para bang people are not so used as in, di ba sa dyaryo, pag naglagay ka ng ad, merong instant siya, may mga tatawag. Pero sa social media, para bang una-una titignan, credible ba yan? Tama yung sinabi nyo, no? Talagang very important. Ito, Manjanet, si Kernan ay owner yan ng techsupport.ph. Yan po ay, Kernan, explain mo naman para kayong baka mag-collab. Baka magkaka-collab, the word collab, collaboration. Well, actually, pagdating kasi sa social media, ma'am, my companies, both TechSupport and .ph, TechSupport.ph and ImpactStick, no, it's an IT business and a logistics business. Both have about more than 100 employees. And we serve more than 1,000 customers since, no? And I think social media is not something in that much in my radar, mainly because my customers are more into the B2B. So kapag B2B ka, hindi masyadong kumbaga kailangan mo ng social media. Like for example, ang website hits ng logistics is parang sa isang buong buwan ang bumisita lang parang 55 lang eh. Oo nga, tinitingnan ko nga yung website mo, yung Facebook link sa baba, hindi clickable eh. Pero Kernan, siguro kwentuhan kita. Kasi dati meron akong programa, yung e-commerce and digital marketing mentoring program for MSME. Ni-roll out siya sa DTI Cebu, no? Nakatatlong batch nga ako dyan, 12 days yon na training program. May isa akong participant doon na ang forte niya, printer repair.
Okay, oh, printer repair. Ay, di ko lang ma-recall right now kung ano exactly yung business. So, binild yung website and everything. Tapos yung 21-day digital marketing campaign niya. Nag-focus kami doon sa pag-e-educate niya kung paano mo aalagaan yung printer mo. No? Yung mga basic na troubleshooting. Yeah. Alam mo, dahil doon sa pag-digital marketing campaign nila, all of a sudden, maraming kumunta, magpapapick up ng printer para iparepair yung printer. Kasi maraming mga tao na nakatenga yung printer. Ang bumenta dun sa service niya, yung free pickup. Tapos pipikapin, titingnan yung ano, kapos sasabihin sa'yo kung magkano. Tapos kung hindi ka magkasundo, ibabalik sa'yo yung printer mo. Yeah. Yung pickup ang repair niya nun, all of a sudden, imbis na naka-Christmas break sila, hindi sila naka-Christmas break dahil ang daming nagpa-repair ng printer. Okay. So, I think siguro kung depende kung ano yung possible talaga na makuha mo rin yung mass market, lalo na sa panahon ngayon. Kasi hindi ka makapagpa-repair ngayon eh. Saan ka magpa-repair? Like, halimbawa, may gusto mag-upgrade. Sabi, kailangan para dalhin yung gamit. Sabi ko, di ka ba maraming takot lumabas. So definitely kung merong makakapag-offer ng maging clear sa iyo yung target market mo at makaka-relate din sa target market mo, then possible naman na ma-hit mo. I think I'm missing a lot of things, ano, Sir Butch. I'm not tapping social media. Yun nga yung tanong ko eh. My question is, when is social media, no, are to be used, no? O applicable ba siya talaga parate, Ma'am Janet, na kumbaga utilize social media? And actually, yun nga, kailan ba dapat mag-post? Dapat ba araw-araw? What to post? Ayun, ano pa lang, yun pala yung mga starter questions ko. pag ang post mo, puro benta, bumabaksak ang views mo. Halimbawa, sinabayan mo yung 10-10 sale, 11-11 sale. Ah, okay. Pag puro benta ang post mo, dati halimbawa 100 plus ang views mo, 200 plus ang views mo. Pero kapag yun ang pinopost mong content, i-expect mo magde-decline siya. Kaya kailangan pag nakikita mo nagde-decline, magbabago ka ng pitch dun sa content mo. Tapos parang ipapareset mo yung algorithm ng Facebook. Kasi na parang natag ka na niya na parang puro benta ka ng benta. So parang masyadong commercial yung content mo. So medyo kailangan i-reset mo yung algorithm. Babaguhin mo yung templada ng post mo. Meron lang ba naging client eh na optical shop, no? Dahil nagkaroon kami ng 10-10 na sale, ay 9-9 na sale. So nagbugbog kami mga 1 week, 9-9. Nagbulat ako, talagang nag-dive talaga yung... Okay. Tapos hindi lang dive, ah. Halimbawa, nag-post ka ngayon, tapos siguro mga after X hours, saka ka makakatanggap na notification na itong page na to may update. So ibig sabihin, naka-moderate na yung mga posts. Kasi nga, puro benta. Siguro, way na rin ni Facebook yun dahil siguro marami rin mga scam. Baka way na rin nila yun to moderate yung mga content, no? Kung legit ba yung mga content na anything na nagpo-promote ng mga sale during that period, siguro alam na heightened na yung alert nila na maraming nagbebenta ng sale. Saka marami din naman talagang scam sa social media. Kaya kailangan i-align mo talaga yung topic eh. So, kaya ang lumalabas, ang pinaka-safe bet mo lagi is mag-focus ka sa education. So, halimbawa, sabi mo, basic maintenance, paano bang ilinis ang computer screen? Kahit na yung tamang linis lang, tama ba na ini-sprayan na alcohol yan? Kahit mga ganun lang. Hindi ka naman nagbebenta nun, diba? Tapos kung may tanong kayo sa inyong equipment o ano, pwede kayong makipag-chat sa amin kung may kailangan kayong tanong. May tanong kayo tungkol sa mga monitor, ganyan-ganyan. Kasi makikita naman nila yung nature ng business mo eh. So, pagpunta sila, makikita nila na, nagbebenta itong equipment. So far, pag tagal-tagal, mag-i-inquire na sila kasi nakikita talaga nila na yun, yes, na yun yung expertise. Galing, yeah. Pero, Ma'am Janet, sa dami ng social media platform ngayon, nakita ko nga yung isang infographics last Monday, yung the data that never sleeps every minute. Grabe pala, no?
Hindi lang pala kasi Monday nagkaroon tayo ng fiasco, you know? Nagkaroon ng outage ang Facebook. Oo, narami na nag-iisip. Naku, sana ko, paano yan? Pag wala na si Facebook, sabi ko sana sa kliyente ko, naku, pag hindi pa nakarecover ang Facebook ng 12 hours, kailangan mag-ano na kayo. Buhayin nyo na yung LinkedIn page. Mukhang magli-LinkedIn tayo na diyon. Ayun. Yun nga isang tanong sa akin eh, paano yan? Ang Facebook lang ba ang end of it all? Kagaya na nangyaring outage, tinamaan yung Instagram kasi magkakasama yan, di ba? Instagram, yeah. WhatsApp, Facebook. And then all sudden, sabi na iba, anong gagawin ngayon? Para bang they started panicking kasi I got a call at 5 o'clock in the morning, di ba? Sabi ko, oh, why WhatsApp? Is it a matter of life and death? No, it's digital death. Sabi ko, oh my. Maraming nagalit, kala nila may problema yung wifi nila. Yung pala, ang problema yung Facebook. Down lang pala. Oo, yung Facebook. But importante pala talaga merong content. Everybody's trying to tell a lot of entrepreneurs, content is the king. Ano pa, paano ba talaga tinitimplay ang ganyan sa negosyante? Ano ang dapat niyang guide parati? Good question, Sir Boots, yeah. Kailangan ang parang pinakaano lagi, lalo na kung bago ka, 80% talaga education. And then, the rest, parang yun, doon na yung credibility building at saka selling. Although, pwede mo naman i-combine. Pwede ka naman mag-post na nag-educate ka kapos sa caption nung ka nagsasattle na benta. So ibig sabihin ba noon, may mga, kasi iba talaga, mga throwback memories, yung mga nung araw na 1920, wala na bang picture nung araw, no? But, I think ang kailangan mo rin isipin, are you preaching to the choir? Yes. Kasi diba, ang challenge ng post ka ng post lang sa page mo, you're just pushing content to the same set of people. So, ang tanong doon, ano bang priority mo? Nasa customer acquisition mode ka ba o nasa maintenance mode ka? So, kung customer acquisition mode ka, you have to go out there. So, kaya join ka ng mga Facebook group, join ka ng Facebook Marketplace, punta ka ng Lazada, punta ka ng Shopee. Kung customer acquisition talaga ang hanap mo. Pero kung ang ginagawa mo, maintenance ka lang, naka-focus ka lang doon sa existing market mo, wala namang masama. Pero as long as active yung market, I think kailangan doon malaki yung work sa relationship building. Para saka yun, pwede kang gumawa ng mga groups. Kapos piliin mo lang talaga yung gagawin mong member sa mga groups mo. Hindi rin naman lahat ng tao iimbitahan mo. Siguro yung talagang warm and receptive sa content mo, yun ang gagawin mo lang rin ng Facebook group mo. Mm-hmm. Para yung mga special na sale, doon mo lang kailangan i-broadcast. Doon pa lang may bibili na. Hindi mo na kailangan lumabas pa. Pero bukod sa Facebook ba, ano ang LinkedIn? May mga, well, I joined LinkedIn a few years ago and I realized na iba yung audience dito sa LinkedIn. And si Ma'am Janet pala is one of the LinkedIn women influencers. Pag nagpo-post yan si Janet, nako, ang dami agad niyan. So, anong LinkedIn if I'm an entrepreneur? Should I join LinkedIn? Or yung iba kasi na-bore, yung bang, ano ba naman, boring ata dito, panay salesman ang nandito. Yung LinkedIn kasi pang professional network siya eh. Pero sa LinkedIn, kailangan proactive ka talaga. Gaya ngayon, nakita ko si Kernan, hinanap ko kagad siya sa LinkedIn, inad ko kagad siya. Inad ko rin kagad si... Wait, thank you. Hinanap ko kagad siya sa Facebook, inad ko kagad siya. No? Aba? So, normally kasi pag social media, ako sa tingin ko, yun yung dalawang platform na kailangan pag may namimit ka, i-add mo kagad sila, i-coconnect mo kagad sila. Si LinkedIn kasi parang although pwede ka rin makakuha ng direct inquiry sa kanya, maganda siyang gamitin kapag B2B talaga ang market mo. Meron din siyang event page. Ang cute sa kanya, cute talaga yung term eh, no? Ang cute sa kanya in comparison dun sa event page ng Facebook. Halimbawa, meron akong event page, nag-imbita ako ng mga tao, di ba? So people are now saying kung pupunta sila. Pwede ka mag-post kapos sasabihin mo na parang may libre siyang parang boost na parang lahat ng nag-confirm sa event mo, makakatanggap sila ng notification na may update ka dun sa event page mo.
So may mga special siyang mga features. Kaya nagkaroon ako ng webinar before na tungkol sa financial inclusion, yung parang tungkol sa remote rural banking, no? So anyway, basta meron akong topic na ganun. So, ang ginawa ko, gumamit ako ng LinkedIn Sales Navigator, nag-subscribe ako sa kanya. Hinanap ko talaga yung mga bangko, tapos ningnan ko yung mga top players sa bawat bangko. Nakipag-connect talaga ako. Wala na akong pakialam, talagang connect. Ano? Kahit na limited lang yung bangko na maa-add. Tapos, nung maging friend ko na sila, in-add ko sila dun sa aking event. Tapos nung nag-confirm sila, PM talaga, isa-isa, na maraming salamat sa pag-confirm, baka pwedeng i-share, ganyan-ganyan. Kasi kabadong-kabado ako nun, kasi may sponsor ako eh. Okay, na-hit ko naman yung target numbers ko, no? At tingin ko hindi ko ma-hit yung target number na yon, na talagang super targeted ng audience, kung hindi ako nag-LinkedIn. Kasi sa Facebook, you don't know what anong segment nila eh. You don't know kung ano ba sila. Taga-retail, taga-banking, taga-telecoms. Eh sa Facebook, pag gumawa ka ng event page, pwede mong sabihin na, oh, iimbitahan ko ang industry, telecoms. Tapos sabihin ko at mga taga ano lang, Quezon City lang. So yun lang ang pwede kong i-narrow down. So meron siyang mga ganung klaseng mga features. Ngayon, kung hindi siya applicable sa business mo, kung ang tactic mo, ina-add mo yung Facebook, yung friend mo sa Facebook, nakalagay din siya sa LinkedIn. Pero tingin mo, hindi mo siya makakausap sa LinkedIn. Di gamitin mo yung LinkedIn para ma-research kung sino siya. Tapos saka mo siya ipipf sa Facebook. So that can be another way. Pwede. No? Kaya parang effective siya. Sa akin, very powerful siya for one-on-one marketing. Pero ngayon eh, meron mga lumalabas, ano eh, Ma'am Janet, yung TikTok, yung Kumu. Yun, Kumu, bago. Oo, may Bigo. Ang hirap sabihin ng Bigo. Eh. Sabi ko, Bigo. Sabi niya, hindi Bigo, Bigo. Kasi iba yung Bigo eh, no? Yung mga ano. So, ano-ano ba yan? Ano ba ito, mga lumalabas ngayon? Kasi like, I think Kumu is part ABS eh, no? Kasi yung, very... Yung TikTok, parang lumalabas, short clip siya, no? Kaya nga si YouTube, naglabas na rin siya ng parang short clips. Parang parang meron ng YouTube story ngayon. Para lang medyo makasabay siya kay... Baka, parang yan, YouTube Shorts, no? O YouTube Stories, para medyo makasabay siya kay TikTok, di ba? So, parang may mga ganong-ganon na ngayon. Kasi nga, siguro, dahil sa pandemic, mas maraming time yung tao ngayon mag-video. Hindi kagaya ng dati. Pero, yun na nga, eh, hindi naman din, may niche audience siya. Hindi necessarily yung target market mo ang nandoon, no? Pero, possible din naman. So, kung video ang parang pinaka-content medium mo, dahil talagang siguro yung product mo, kailangan talaga i-demonstrate and everything. Pwede rin naman. Ang usually suggested sa mga brands talaga is more of, mas naka-focus siya sa engagement. Kasi yung mga TikTok naman, di naman siya naka-focus sa followers. Eh. Mas naka-focus siya sa engagement. So, I guess, kung saan platform ka, depende kung nasaan ang audience mo. Pero feeling ko, dapat ang una mo munang i-master si Facebook. Kasi kahit papano, nandyan na lahat eh. And then kung gusto mo mag-expand, pwede ka mag-expand sa YouTube. Then pwede ka mag-expand sa Instagram. And then kung ayaw mo mag-expand doon, gusto mo mag-start ka sa TikTok right away, possible din siya. Pero syempre, limited lang din yung content na malalagay mo ron. Kasi mas meant siya talaga for video sharing. Hindi siya meant for selling. No? Di ba? Para bang, di ba pag nanood ka ron, para bang tapos na, lipat na kagad. Yes. Correct. More into entertainment eh, ma'am, I think yung TikTok. Hindi siya talaga pang, ano eh, kaya pandagdag lang siya. So, kaya babalik pa rin tayo. Sino ba talaga ang market mo? Tapos kanina mo gustong mag-focus. Kaya nga kung ano ka, siguro kung ako yung nagbebenta, ang gagawin ko, talagang gagawa ako ng account na talagang pang-focus lang na pambenta. Tapos lahat ng mga nag-i-inquire, i-add kong friend. Para, would you advise, would you advise mixing your profile page and your page? Yan. Kasi merong iba kasi na, like for example, meron siyang Facebook page. Tapos meron siyang, anong tawag doon? Profile page. Profile. Yan.
So yung iba pinaghahalo-halong kalamay. Sabi ko, teka. Actually, problema ko yan, Ma'am Janet. Ngayon, I don't know if I would post business related or personal, or kasi I just opened a personal page, no, yung as an entrepreneur, kasi nga yung personal profile ko napuno na just recently. So I'm thinking, okay, so ngayon hindi naman ako nakakapag-post dun sa page for some reason, na dahil meron akong personal page. So I would like to hear your thoughts about it, Ma'am Janet. I think depende kasi kung mag-decide ka talaga para saan ba ang social media for you. So, kanibawa, pwede kong sabihin na ang purpose ko kaya ako nagsa-social media is for business. Hindi talaga siya intended for personal to begin with. Hindi siya pang family album, hindi siya pang drama, pang emote, hindi siya for that. Talagang for business siya. So kung ganun ang pakay mo, then mas priority mo na nagpo-post ka sa profile mo bago ka mag-post sa page. Kasi most likely, mas marami kang connection sa profile mo bago ka magkaroon ng followers sa page mo. So halimbawa, sa profile mo, meron kang 3,000 na friends o 1,000 na friends, pero yung Facebook page mo, 100 followers lang. Oh, true. Definitely, true. Uunahin mo talaga ang page mo. And then maybe ang next na priority mo siguro yung groups. Kasi mas madali mag-form ng group na iimbitahan mo yung mga kaibigan mo na pwedeng business contacts mo talaga. Na kaya mo sila naging friend kasi one way or another, nag-inquire sa business. Di ba majority naman talaga eh. Kung tutusin naman talaga, kung titingnan mo. Kung friends lang naman talaga, siguro hindi ka naman aabuti ng 100 eh. Marami na siguro yung 200 kung inad mo yung mga kabatch mo. Yung totoo. Na, yung totoo talagang friends, di ba? So, lahat talaga sa kanila, one way or another, kaya mo na-meet is through business. Either you attended a common social function together, nag-attend ka sa isang chamber event, nag-talk ka sa ganitong event, o kung nag-inquire sila sa business mo, tapos inad ka nila sa Facebook friend. So, in reality, majority talaga na nakakakita ng content mo, hindi talaga yung friends and family, majority talaga mga business contacts. Kaya pwede mo talagang gamitin yung profile mo for that purpose. Kung yun talaga ang intention mo for it. Kasi although pwede mong i-mix, may mga nakikita akong tao that they mix it and they're comfortable in mixing it. Pero pwede naman din talaga mag-decide ka na right from the start. It's really for business. And okay lang na maglagay ka sa profile and then later ka maglagay sa page. Like, halimbawa ako, kung may mga announcements ako, talaga sa profile muna siya. Later na yung page. Kasi lahat naman ng inquiries, lahat ng mga ano, galing pa rin sa business contacts eh. Yun yung sinasabi natin na you take care of your network first. Bago ka maghanap ng customer sa labas, sa network mo na muna. Ba't ka magkapagod na maghanap ng customer sa labas? Sa network mo pa lang, pwede may customer ka na. Di ba? Pero yung mga, totoo ba yun? Meron ako mga seminars kasing na nabigay. And yung mga kabataan, minsan lalapit sa akin, sir, bakit ganun? Kukonti yung likes ko. And it really, I thought it was a joke, but some people said, you know, it's creating a serious problem. Para bang, how do you measure? People are always measuring the number of likes, the number of ganun. Nangyayari ba talaga good yan? Point. Yung totoo ba yan sa reality? Oo. Kasi dalawang klase kasi ang engagement eh. Meron tayong tinatawag na passive engagement at saka active engagement. Mm-hmm. So sa passive engagement, people just click. Halimbawa, may pinost ka. Titingnan ko siya, kiklik ko siya, pero hindi ko ilalike. Ang tawag natin doon, parang stalker or lurker. Ang tawag natin sa kanila, lurker. Lurker na lang. Huwag naman stalker. Lurker. Lurker na lang. Yung mga gumagamit ng Facebook na tahimik lang. Kasi ayaw nilang may nakakakita na, active ka dyan, nag-like ka ng ganito, nag-like ka ng ganyan. No? Kaya yung iba, sinabi nila low profile sila sa Facebook, ibig sabihin, tumitingin lang sila. Pero they don't interact. Yeah. They can click, read, and everything, pero they don't like, they don't comment, yeah. They don't share. So yeah, majority ng, kaya nga pag tingnan mo yung Facebook insights mo, makikita mo, ang taas ng pwedeng, alam ba sabihin, engagement mo raw, 200. Hindi pa nangyari 200 eh, wala nga halos nag-like ng post ko. Yeah. Yeah. So,
Pero kung naiintindihan mo na majority of your people who see your content talaga are ganun ang mode. So yan ang magandang advice ngayon sa mga tao, Kernan, di ba? So, papa, ay teka, medyo ikaw mismo, hindi ka pala like ng post. Oh, pero iba kasi nagmamakaawa. Yung iba kasi nagmamakaawa, please like the page of my pamangkin. Merong contest. Para bang ganon, no? So, but lately with this pandemic, on Janet, alam mo, naging obituary ang ating Facebook. Have you noticed that? Naging parang itim na may kandila parate. Parang, has that contributed to some mental health problems right now? Because some people would say, I don't want to look at Facebook because every time I open, I see obituaries rather than happiness. Anong na ano niyo doon? Sa akin naman, di naman laging obituary, pero palagi ako nahahati. Di naman palagi, pero at least hindi siguro, not a week goes by na walang nagpo-post ng, ayan, either may nag-pass away or may nagkasakit. Uh-huh. No, na nagpapagaling. Tapos yung iba sabihin na, vaccinated kami pero nagka-COVID kami. Buti nga lang, vaccinated kami. Kung hindi, baka mas malala pa kung hindi kami vaccinated. May mga nakikita kang ganun post. Mm-hmm. I think sooner or later, nagiging immune ka na. Kasi lalo na kung medyo nasanay ka na nakikita siya. So parang, of course, concerned ka pa rin sa mga taong nakikita mong nagka-COVID. Pero parang tinatanggap na natin eh, na talagang ito na yata talaga. No? So parang at the back of your head, ano mag ginawa niyo? Ba't kasi kayo lumabas? So papaganong ka, no? Parang minsan papaganong pa yung iba, no? Iba-iba yung reaction ng mga tao, no? So, but definitely, maraming mga affected ng stress. Ako nga, minsan may mga nakikita ako na hindi consistent yung post nila with what is really happening in their life, no? Halimbawa, wala yung nakikita mong post, parang ang gaganda ng mga updates, parang masaya in everything, tapos all of a sudden, magpi-PM, o kaya magte-text, kailangan na ng money kasi kailangan ng dialysis o kaya nagkasakit ng ganito, kailangan pambili ng gamot. Kaya minsan isipin mo, totoo ba to? Nakakang account ito. No? Yes, yes, true. Minsan papaganong eh. Kasi kung kausapin mo naman sa phone, eh paano kung hindi mo naman siya nakakausap sa phone in the first place? Hindi mo rin kabisado yung boses niya, no? Lalo na kung yung mga connections mo, hindi naman talaga ganun ka-close sa'yo. Kaya nga, minsan pinapagawa ko, pinapapost ko sa wall nila kung talagang totoo sila. Kasi nga, parang people you've never communicated with before, bigla magko-communicate. And even if you know them, di ba, maraming mga scam eh, na sabihin na, sa lugar na to. Kaya parang, sometimes even if you want to be sensitive, knowing na the platforms have also been abused by scammers, so parang nagiging ano ka rin, nag-iiba rin yung perception mo doon sa mga nakikita mo. Yeah. Siguro there's one question here. There's one question here from a parent. How can a parent help and prevent their children from, you know, from all this exposure in social media? Because really, parabang they're so exposed now, study from school, ano, from home. Paano nga raw ba talaga? Kasi ang parents na na-stress eh, like, you know, kids are watching anything in their YouTube, their Facebook. What advice can you give to parents? Wag nilang, ilagay nila yung computer sa area na nakikita nila. Wag ilagay sa kwarto. So, nasa sala good lang talaga siya. Nakikita mo yung ginagawa niya. Walang privacy yung pagko-computer ng bata. Para bang anytime na may makikita ka sa screen. Kasi, pwede mo sabihin na hindi naman sa dahil you don't respect it, pero nandun pa sila sa stage na kailangan nababantayan. Correct. At minsan, may mga niyalaro silang games, tapos yung mga games eh, puro medyo violate yung mga games. Yes. No? Tapos yung mga napapanood nila sa YouTube, yung maintindihan minsan, ba't may ganyang klaseng palabas sa YouTube na parang walang sense, no? Pero pinapanood ng mga bata kasi parang nakakaaliw, no? So, kaya pwede mo sabihin, why are you watching that? So, talagang open pala dapat ang computer at huwag ilalagay kung sa isang sulok lang, di ba? I mean, you never know, di ba? What a good advice. Kaya pwede, huwag mo siyang paggamitin na ng cellphone. Paggamitin mo na lang siya ng computer. Tapos nakikita mong ginagamit yung computer.
Right. Yeah. Alam mo, Kernan, you know, we're taking 40 minutes of Ma'am Janet's time. At paano ba kayo kukontakin in case they a company wants you to be their advisor, lalong-lalo na sa social media, no? Kasi ngayon, iba na ang labanan, hindi na dyaryo, eh, no? I mean, ang dyaryo nga, nasa digital din, hindi ba? So, in what way? Yeah. Ako ginagawa ko, nag-offer ako ng free consultation session. So, usually, para kahit paano, makakausap muna sila. Kasi minsan, yung mga tanong naman nila, very basic, no? Minsan, titingnan ko lang yung mga, sasabihin ko muna, tingnan nila yung mga stats nila, no? Or kung pwede, makakuha sila ng tao. Kasi minsan kasi, they try to do everything on their own, no? So if they really want to do everything on their own, then tatanungin mo if they can commit the time that is needed para mag-generate ng content at mag-post. Kung hindi naman nila kaya, then i-encourage mo sila mag-hire o kumuha ng intern para kahit paano pwede silang tulungan. Pero usually nag-i-start ako sa free consultation session para kahit paano, walang commitment or anything, basta magkwentuhan lang muna. Then you're able to size up whether you can get along with each other on that, no? At pero saka but kasi hindi pa rin talaga sila ready yeah, kasi yeah. Long game kasi ang anything is a long game eh, wala namang quick win eh, yung sabi mo yung basta overnight, no? Although possible naman yun, pero you have to be realistic with the entrepreneur, no? So ganun din, no? Parang kung mag-i-invest din sila na magpapa-coaching sila o magpapa-mentor sila, pero kung ang humble din nila para madalian lang, hindi rin siya, madi-disappoint siya kasi hindi naman ganun kagad yun, no? Correct. But pag kumuha ba ng social media manager, meron bang mga criteria na dapat an entrepreneur should look out for? Kasi marami nagsasabi, oh, I'm a social media person, I can help you, blah, blah, blah. Ano mga criteria na dapat nilang tignan ng mga entrepreneurs? Siguro ako, pinapaano ko, kailangan sales mindset yung social media person. Kasi may mga social media person na ang focus nila, mag-post. Naka-focus lang sila sa reach at sa engagement. Ako, palagi kong hinahabol. Di ba rin ang walang like yan, walang comment, okay lang, walang share, basta may benta. Yan, importante. Sales mindset. Mas naka-focus ako sa sales. Kasi at the end of the day, ang entrepreneur, bottom line naman yan, benta. Nakakuha ba siya ng partner? Naka-increase ba yung, dumami ba yung inquiries, no? Nagkaroon ba ng sales, nagkaroon ba ng booking, parang bang at the end of the day, yun ang pinakamahalaga. Para sa akin, yun ang pinakamahalaga. So, pag kumuha ka ng social media person, kailangan malinaw sa kanya na sales ang objective mo. So, hindi lang post ng post, hindi lang kahit papano anong pinopost, diba? Na pwede ka mag-educate, pero at the same time, ang goal mo, makakuha ng sales. Correct. So, parang ikaw rin, as an entrepreneur, meron kang leeway. O sige, pag nagtanong ng ganito, pag hindi ka agad sumagot, mag-offer ka ng ganitong discount. Parang bigyan mo siya ng leeway kung ano yung mga larong, ano yung mga pwede niyang i-offer. So makakapag-calibrate ka, iisipin mo, ano ba yung pwede i-offer na madaling makakakuha ng benta? No? So, sabihin natin, home repair, halimbawa, home service. Oh, kung home service ang click, sige, yung home service ang ipopromote natin para ang goal niya makapag-push ng home service. O kaya magpo-push siya ng upgrades. So, so tuwing makikipag-chat siya, yun ang primary na goal niya. Tapos pwede ka mag-design ng incentive from there. O panakabot tayo ng ganito, bigyan kita ng komisyon. Para at least, iba yung mindset ng social media person mo. Pipila ako dun sa consultation kay ma'am. Mahaba ang pila, alam mo, kailangan mahaba nga. Kumuha ka ng social distance card, ganun. But online naman siya, virtual. Pwede ako mag-book, ma'am. Kita as a friend, oh, di ba? Ako pa. Ma'am, in-approve ko na, ma'am. Ganun ba? O sige, mag-PM ka sa akin. Oh, si by the way, si Ma'am Janet, congratulations. She is a fully certified Go Negosyo mentor level 1, 2 and 3. Congratulations. Ang ibig sabihin kasi sa Go Negosyo mentor,
ay may mga level siya, no? So she was certified, no? Eh sabi ko eh overqualified naman ho kasi si Ma'am Janet, hindi na kailangan interviewin. So from parenting to helping government. Ano ba ang next wow. ano next activities ninyo that we are looking at? I see something like October 8, meron kayong activity. Yes, meron kaming Live to Lead, yung kay ako yung parang isa ako sa mga host. Although sa Philippines, I think ako lang yata ang host, no? Yung Live to Lead na broadcast, na live stream ni John Maxwell. So, uy, sa October 8 siya ng alas 9 ng gabi. So, tapos meron din siyang nakaschedule na rebroadcast. So, usually, pag ganitong season, tinry ko siya last year. Maganda naman yung experience ko sa kanya. So, tinry ko siya ulit this year. At ang at yun, para may mga private replay din na nakaschedule sa mga collaborators para kahit paano mas ma-reach out pa yung mga companies kasi mas kailangan siya ngayon eh. Yes, totoo yun. So how many hours are you spending online? Nako eh, dahil nagtatanong, baka si Ma'am Janet hindi na tumatayo sa upuan niya. Nangyayari yun minsan. Kaya ang ginawa ko, meron akong computer sa taas, meron akong computer sa baba. Para kung, although sa baba, laptop na lang. Para pwedeng lumipat. Although pa nasa baba kasi may TV eh. Kaya pa may TV, ayun na, nakakapahinga na. Kaya lang screen pa rin, TV naman. Pero pag umaga, nakakapag-walking naman kahit pa paano. Ayan healthy tips from the lady on digital digital world, di ba? So, 30 minutes walking tuwing umaga, pagkagising, walk muna sa, walk and get the fresh air. Importante yan, no? Plus healthy lifestyle, di ba? So, Ma'am Janet, we won't prolong you anymore, but give us at least some takeaways for our viewers so that I know they know already the digitalfilipino.com, but para bang as a friend of the Go, yung usapang business, ano ba talagang tatlong takeaways na pwede nilang matandaan ngayon? Siguro matandaan nila na social media is a long game. Hindi siya parang pang mag-expect kayo ng overnight na success. Although marami kayong mga nakikita mga promo-promo dyan, o si ganito nagpo-promote ng 10-10, maki-10-10 din tayo. At tingin ko mistake yun. Realization ko, mistake yun. Kung talagang gusto mo mag-sale, mag-sale ka. Huwag mo kailangan sabayan. Kasi pag sumabay ka, lahat sila may mga advertising budgets. Eh kung wala ka namang advertising budget, madadrown out ka lang, no? So kung meron kang gustong i-offer na of value, huwag mo nang hintayin yung mga petsa na yun. I-ano mo na kagad, i-offer mo na kagad siya dahil gusto mo siyang ibigay. Pangalawa, siguro yung mag-focus tayo dun sa pag-educate at huwag tayo mag-promote lang sa ating mga sariling platforms. At saka pangatlo siguro, mag-focus tayo dun sa bottom line, yung sales. Kasi kahit na sa mga negosyo, benta naman talaga ang pinaka-importante. So, I think huwag tayong ganong magpa-carried away sa mga vanity metrics. Mag-focus tayo sa pag-build ng stronger relationships. Mag-offer tayo ng something of value lagi para mas tumaas yung trust at tataas ang inquiries, tataas din ang sales. Tama. Wow. Kernan, overload na naman tayo nitong Sabadong ito. pag may mga guests, at lalo na ito si Ma'am Janet, nako eh talagang uulit-ulitin to ng mga nanonood because marami siyang ang dami niyang tips, no? So ang dami kong natutunan, Sir Butch, Ma'am Janet, this session alone, grabe. I'm so lucky. What more, kung umattend ka ng o magbasa ka ng blog niya or watch the videos that she has, no? Ang dami niya, ang dami. Hindi ko nga natapos yung mga interviews niya. May mga interviews siya doon eh. Very interesting. So, Ma'am Janet, thank you very much. Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Ito ay para sa buong bayan at you know, lalong-lalo na sa mga negosyanteng. Alam natin ay bumabangon at babangon at hindi titigil itayo yung business, di ba? So, para yan sa ating mga Pilipino. So, Kernan, final word, Ma'am Janet. I just want to say thank you, Ma'am Janet. I'm so lucky, honored to
to share the stage with you. I learned a lot. I have listed down some. Know your objective. Who is your audience? Focus on education. Start with Facebook. Allocate time. If not, get someone to assist you. And of course, sabi nga yung takeaway ni ma'am kanina, eh, di ba? Education and focus on sales, no? Yung top three niya. But nevertheless, I'm so happy. Thank you so much, ma'am. I'm sure the audience will love this episode. Thank you so much. Thank you, Philippines. Maraming salamat, Ma'am Janet. Thank you. More power and bless you all. Lalong-lalo na ho yung inyong contribution.